Magandang gabi po sa lahat. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang John at ako po ay tiga Marikina City. Sa kasalukuyan po ay 33 anyos na po ako. Subalit ang aking ibabahagi sa inyo ay ang aking karanasan nung ako ay 28 pa lamang. Aaminin ko naman po na simula nang dumanas ako ng depresyon taong 2014 ay naging alcoholic po ako. Noong mga panahong iyon ay talagang walang mintis. Gabi-gabi po talaga akong umiinom upang nang sa ganun ay makatulog at malimutan ko ang aking mga pinagdaraanan. Subalit paglipas ng isang taon ay nakakaubos na nga ako ng 2 gin sa loob lamang ng isang araw. Umaga, tanghali o kahit nga sa gabi ay umiinom ako. Kahit maalimpungatan lamang ako sa madaling araw ay tumatagay pa ako para makabalik lamang sa pagtulog. Sumapit ang taong 2017, buwan ng Nobyembre. Nangyari ang mga bagay na siyang nakapagpabago sa buhay ko at hanggang sa ngayon ay hinding-hindi pa din nawawala sa aking memorya. Nagumpisa kasi ako, Sir Red, na makaranas ng auditory hallucination. Isa po itong uri ng hallucination na kung saan nakakarinig ka ng mga bagay-bagay na hindi naman talaga totoo. Aaminin ko talaga na hindi ko ma-explain kung bakit noong mga panahong iyon ay nakakarinig ako ng mga musika sa paligid na para bang may live band sa paligid ko. Pero puro rock metal po yung pinatutugtog. Noong una, ang buong akala ko ay totoo sila. Ngunit isang tanghali nang magpunta ako sa kabilang bahay kung saan nakatira ang aking mga magulang at kapatid upang kumain sana sa kanila ng tanghalian habang nanonood din kami ng isang noontime show, muli ay nakarinig ako ng tumutugtog na banda. Tinanong ko ang kapatid ko kung naririnig ba niya yung naririnig ko at sabi niya eh baka mamaya sa kabilang bahay lamang daw iyon. So tumayo ako sa aking kinauupuan upang pakinggan ng maigi kung saan nga ba nang gagaling yung naririnig kong maingay na tugtog ng banda. Hanggang sa dinala ako ng aking tenga sa speaker ng aming telebisyon. Idinikit ko ang aking tenga doon at napagtanto ko na galing sa TV ang naririnig kong rock music. Naisip ko kung paano mangyayari iyon dahil ang pinapanood naman namin ng sandaling yon ay isang noontime show. Tinanong ko muli ang kapatid ko kung bakit ganun ang TV namin. Sira ba iyon dahil iba yung lumalabas na audio? Nagtaka ang aking kapatid at sinabi niyang, "Sinasabi mo, hindi naman sira ah. Wala naman ako ibang naririnig." Sinagot ko naman nang, "Meron akong naririnig. Bakit rock music yung naririnig ko?" Sinabihan na lamang ako ng nanay ko na bumalik sa upuan at ipagpatuloy ang aking kinakain. Gulong-gulo po talaga ang isipan ko ng sandaling iyon, Sir Red. Andun ako sa malalim na pag-iisip habang kumakain. Alam mo yung parang ngumunguya ka ay nakatitig ka sa kawalan dahil nais mong isolve yung puzzle. Alam kong may mali na sa nangyayari sa aking sarili. Pagkatapos nga ng aking pagkain ay bumalik na ako sa kabilang bahay kung saan ako nakatira ng mag-isa. Muli ay kinuha ko ang bote ng gin at muli na naman akong uminom para makatulog ng hapon na iyon. Habang umiinom ay sinasabayan ko pa ng pagbabrowse sa internet at nagyoyosi. Pagkatapos nga ng ilang tagay ng gin na walang chaser ay humiga na akong muli para makatulog. Ngunit lumipas lamang ang ilang oras ay hindi pa rin ako dinadalaw ng antok. Tumayo na lamang ako at muling bumalik sa pagtagay-tagay habang nagbabrowse sa internet, nang bigla na naman akong makarinig ng rock music. Sa pagkakataong iyon, eh parang tumutugtog na sila sa loob ng aking tinitirhan. Alam kong ako lang naman ang tao doon dahil ako ang pinagbabantay ng isa naming bahay. Hindi talaga ako pinatahimik si Red ng aking naririnig. Sumapit nga ang gabi nung araw na iyon, sa kagustuhan kong makatulog, ay dinamihan ko talaga ang inom ko. Pagkatapos ng isang tagay, sinundan ko pa agad ng isa, dalawa, apat at hindi ko na mabilang kung ilan. Mag-aalas 12 na ng hating gabi nang mapagpasyahan ko na humiga na.
Pinatay ko na ang ilaw at pumikit na ako. Pero muli, tumugtog na naman yung rock music na iyon. Sa pagkakataong iyon, si Red umaalingaw-ngaw na siya. Para na akong nasa konsyerto talaga. Napakaingay na parabang nasa tenga ko lang yung mikropono na hawak ng bokalista ng banda at nagfi-feedback pa ito. Hindi na naman tuloy ako nakatulog ng gabing iyon kahit alam kong antok na antok na antok na ako. Nagpatuloy ang ganong pangyayari sa akin, Sir Red. Hindi ako nakakatulog sa loob ng 4 na araw. Kahit sandaling idlip ay hindi ko magawa dahil lango sa alak at may naririnig talaga ako. Napagpasyahan na lamang ng aking mga magulang na dalhin ako sa emergency room dahil natatakot sila na bigla na lang bumigay ang katawan ko sa kawalan at kulang ng tulog. Sa loob nga ng emergency room ay tinurukan ako ng injection at hindi ko alam kung anong gamot ang inilagay nila sa aking katawan. Sa kagustuhan kong matulog ay kahit anong iturok sa akin ay ayos lang basta ang importante ay makatulog ako. Ngunit hindi pa din talaga ako nakakatulog ng maayos. Napagpasyahan ng doktor na ikonsulta na ang aking kondisyon sa isang psychiatrist. Umuwi muna kami sa amin dahil sabi ko ay susubukan ko muling matulog para maiwasan ang gastos dahil medyo may kamahalan ang pagpapakonsulta sa mga espesyalista. Pagpasok ko ng bahay ay sinilip ko muna ang aking mga magulang kung nakauwi na nga ba sila sa kabilang bahay dahil bibili na naman ako ng 2 bote ng alak dahil tiyak na pag mahuhuli na naman nila akong umiinom ay magagalit sila. So nagpunta ako ng tindahan noon, Sir Red, at nakabili naman ako ng aking pakay. Pagbalik ko sa bahay, laking hilakbot ko nang nakakita po ako ng bata na nakasuot ng asul na Amerikana at nakaharap sa aking salamin. Napako ako sa aking kinatatayuan habang pinaninindigan ang mga balahibo. Isang batang lalaki na parang edad 8 ang nakatayo doon. Nagsusuklay po siya ng kanyang buhok na parabang gumagayak para sa isang pagdiriwang. Napatanong ako sa bata kung sino siya. Paano siya nakapasok sa loob ng bahay? Ngunit wala siyang sinagot sa akin. Sa aking hilakbot ay ibinaba ko ang hawak kong bote ng alak at mabilis na nagpunta sa kabilang bahay para tawagin ang aking nanay upang ikuwento sa kanila na may nakita akong nilalang sa isa pa naming bahay. Kasabay ko na ang nanay ko sa pagbabalik namin sa kwarto at muli kong nakita ang bata na ganun pa rin ang forma at patuloy pa rin sa pagsusuklay. Itinuro ko na, "Nay, yan yung bata na nakita ko. Sino ba yan?" At nangunot ang noo ng aking nanay dahil wala naman daw siyang nakikita. Pero ilang beses kong iginiit na nasa harapan siya ng salamin at nagsusuklay ng buhok habang pangiti-ngiti pa sa akin. Nagalit tuloy si nanay at isinisi ang nangyayari sa akin dahil sa alak. Sabi pa niya, "Yan ang napapala ng kakainom mo, kung ano-ano nakikita at naririnig mo." At pagkatapos ay umalis na siya agad. Wala na rin ako naisagot dahil guilty ako. Takot man ay tinungo ko ang kwarto at muling uminom para mabawasan ang takot na nararamdaman ko. Pero habang tumatagay nga ako, Sir Red, ay nakatingin lang ako sa bata at ganun pa rin ang kanyang ginagawa. Nagsusuklay, nakangiti habang nakatingin sa aking refleksyon sa salamin. Hindi nawawala kahit anong kusot ko ng mga mata ko. Nandoon pa rin siya. Noong mataas-taas na nga ang aking tinatagay at nakatitiyak ako na may amats na ako, naglakas loob akong kausapin ang bata. Malumanay ko siyang tinanong kung anong pangalan niya at bakit siya naroroon. Laking gulat ko nang sumagot siya sa akin at ang kanyang tugon ay, "Jay, Jay ang pangalan ko." Habang walang humpay pa din sa pagsusuklay, tinanong ko muli kung anong ginagawa niya doon sa loob ng aming bahay at saan siya pupunta. At sinabi niya, "Sa kasalan ni Auntie Minerva." Gulong-guluman ang isip ko ay nagpasya ako na humiga na sa aking kama upang piliting makatulog.
matapos kong gawin na paikipag-usap sa multo ng batang yon. Ngunit bigo na naman ako. Hanggang sa lumipas ang dalawang araw, nananatili pa rin yung bata na iyon sa harap ng salamin at pareho pa rin ang kanyang ginagawa. Sa mga oras na iyon ay 6 na araw na akong hindi nakakatulog kahit nga idlip ay hindi ko magawa. Kinabukasan ay nagpunta ang magulang ko sa aking kwarto. May kasama siyang magdarasal upang maitaboy daw ang masasamang espiritu kung iyon man daw ang sanhi ng aking hindi pagkakatulog at masamang karanasan. Kasama ng nanay ko ang dalawang matatanda na kilalang mandarasal sa aming lugar. Habang nagdadasal ay nakahinga na lamang ako at nakatingin sa bata na nakikita ko. Sa unang pagkakataon ay nakita ko yung bata na iyon na tinapos na niya ang kanyang pagsusuklay at naglakad na papunta sa kinahihigaan ko. Nanlaki ang aking mga mata nang iniabot niya ang kamay niya sa akin at sinabing, "Halika na, ikakasal na si Auntie Minerva." Ngunit hindi ako nagpatinag at hindi ko iniabot ang aking kamay. Maya-maya ay nakikita ko na nagpapasukan na sa aking kwarto ang mga tao na gayak, lalaki at babae, bata at matanda. Kanya-kanya sila ng pasok sa aking silid, Sir Red, ngunit alam kong ako lang ang nakakakita sa kanila dahil hindi natitinag sa pagdarasal ang aking ina at ang kanyang mga matatandang kasama. Tinawag ko si nanay at binulungan ng, "Nay, ang dami na nila dito sa loob." At nag-umpisa na akong talunin ng aking hilakbot, kaya nagsisisigaw ako ng, "Paalisin nyo na sila dito! Paalisin nyo sila!" Habang sinusuntok ko daw ang aking sarili. Hindi ko naalintana ang pulang likido na tumutulo mula sa aking ilong. Tinawag ng aking ina ang kapatid kong lalaki maging si tatay sa kabilang bahay at pinagtutulungan nila ako na itali sa aking kama. Hindi ako makawala kahit nagpupumiglas ako. Pilit na pinakakalma ako ng aking magulang na huwag magpatalo dahil nilalaro lamang daw ako ng aking isipan. Ngunit napakahirap dahil kahit anong waksin ang aking tingin ay naroroon pa rin at punong-puno na ang aking kwarto ng mga taong ako lang ang nakakakita at mga taong hindi ko naman talaga kilala. Hanggang sa isang ambulansya na ang dumating at binuhat ako ng tatay ko. Napag-alaman ko na lang na dadalhin na pala nila ako sa isang private mental hospital sa Pasig City. Hindi naging madali ang pananatili ko sa psychiatric hospital na iyon, Sir Red, dahil alam ko sa sarili ko na hindi naman talaga ako nababaliw. Ngunit ang aking mga kasama doon ay literal talagang sira ang ulo. Noong mga unang araw ko sa pasilidad na iyon ay palagi akong nagwawala dahil sa kagustuhan kong umuwi, kaya naman madalas akong itinatali ng belt sa aking kama. Sumailalim ako sa detox para ma-flush daw ang mga alcohol sa aking dugo gamit ang isang suwero at nang tumalab din daw ang lahat ng aking iinumin na gamot. Sa kauna-unahang pagkakataon pagkatapos ng 9 na araw, nagawa kong makatulog, si Red. Hanggang sa pakonti-konti ay bumubuti na ang aking kalagayan at lumipas nga ang isang buwan ay tuluyan na ako nakalabas sa psychiatric hospital na iyon. Pag uwi ko sa bahay ay ibang-iba na ang anyo at pintura nito. Yung pagkakaayos ng mga gamit ko ay ibang-iba na rin at inalis na rin ng mga magulang ko ang salamin na naroroon sa aking kwarto. Napagpasyahan nila na bantayan ako upang hindi ko na magawang uminom pa ng alak. Nawala na din ang aking mga nakikita mula sa aking hallucination at nagagawa ko na ding makatulog ng maayos at higit sa lahat ay naturuan ko ang aking sarili na magdisiplina at hindi na uminom ng alak. Aaminin ko noong mga oras na iyon na sabi ko na lang sa sarili ko na muntik na akong masiraan ng ulo dahil sa labis na pag-inom ng alak. Hindi rin naman mawaglit sa aking isipan na parang totoo talaga at hindi lamang dala ng hallucination yung nakita kong mga nilalang na maaaring kasama ko pa rin hanggang ngayon dito sa loob ng bahay.
nagustuhan mo ang kwentong katatakutan na ito, hit like, leave a comment, at i-share ang ating episode sa inyong social media. Suportahan ang ating writer sa pamamagitan ng pag-follow sa kanyang social media. Check the links sa description section. Don't forget to hit that subscribe button at ang notification bell for more Tagalog horror stories, series, and new segments. Suportahan din ang ating mga brother channels, ang Sindak Short Stories for more one-shot Tagalog horrors, gayon din ang Hilakbot Haunted History for a weekly dose of strange facts and hunting histories. Hanggang sa susunod na kwentuhan, maraming salamat mga solid HTV positive! Mga solid HTV positive, ako po si Red at inaanyayahan ko po kayo na suportahan ang ating bunsong channel, ang Pulang Likido Animated Horror Stories. Subscribe na! Or else! Ngayong taon, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at anlitakutan dito sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio. Your first 24/7 non-stop Tagalog Horror Stories sa YouTube.